Ngunit ba't papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba poong Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba poong Jesus Nazareno? Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng 20 na linggo ng pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Atin pong isama ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang mga intensyon natin para sa kapayapaan sa buong mundo at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa unang pagbasa natin sa aklat ni Ruth, ipinapahayag ni Ruth na siya ay sasama kay Naomi at siya na magiging ninuno ng Mesiyas ay mamuhay na matuwid. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon kung ano ang pinakamahalaga na utos. At ito yung kautusan, una sa lahat sa pag-ibig sa Diyos at ang pangalawa sa pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Sa mga sandali sa ating buhay na tayo ay hindi namuhay na isang Kristiyano na marunong magpahayag ng pagmamahalan sa isa't isa. At dahil sa ating makasarili na panindigan o dili kaya sa kahinaan at karupukan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing Painoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat.
ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kelion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Yan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha, niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nanga gugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan, tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya, walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Tumayo na po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napahitahimik ni Jesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang toro ng mga propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo. Isang araw na ating ipahayag ang ating dakilang pamimintoho, ang ating pagmamahal o pag-ibig sa Diyos na kasama natin lagi. Kaya sa araw ng poong Jesus Nazareno, kahit mahirap ang pagpasok dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno o kaya ang minor na basilika ng Poong Jesus Nazareno, talagang pinagsikapan natin dahil ito ang ating paraan na mahal natin ang Diyos. Sa lahat ng mga nagmamahal ng ating Panginoon, ating ipahayag ang ating pagpupuri at pumalakpak po tayong lahat dahil tayo ay magpasalamat sa Kanya, tayo'y umaasa sa Kanya, at tayo'y binibigyan Niya ng ating mga kinakailangan na kaloob o mga grasya sa buhay. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa kakaiba na pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, nakasali ang lahat, kasama tayong lahat. Sa ating unang pagbasa, sa Aklat ni Ruth, Kapitulo 1, Bisi 1 hanggang 22, ito ay tungkol sa isa sa mga ninuno ng ating Panginoong Hesus. Si Ruth ay isang Moabita. Noong namatay ang asawa ni Naomi at ang kanyang dalawang anak namatay din at iniwan ang kanyang manugang na dalawa na si Orpa at si Ruth. Si Ruth ay kasama at hindi iniwan si Naomi. Ito'y tinatawag nating sa pag-ibig walang iwanan.
Dahil ang isang biyuda nung panahon ni Naomi at panahon ni Ruth, at magpa hanggang ngayon sa Middle East, nahirapan ang mga biyuda dahil nagdepende ang suporta sa mga lalaki. At kung wala na ang mga lalaki, mahirapan itong mga biyuda. Upang mayroong karamay si Naomi, si Ruth ay sumama sa kanya. At sinasabi niya, ang iyong Diyos ay ang aking Diyos. Ang iyong bayan ay aking bayan. Dito natin mapahayag ang tunay na pagmamahal. At itong pagmahal na ito, na tinatawag na ahaba, ay nasalin ngayon sa ating ebanghelyo sa salitang koinoponagligo, sapagkat ang ahaba na Hebreo ay nasalin sa koinoponagligo, sapagkat ang New Testament ay koinoponagligo ng agape. At ang pinakautos, ang pinakadakila sa lahat ng mga utos, nung tinanong ang ating Panginoon ng isang pantas, ng isang dalubhasa, ng isang eksperto, ng Doctor of Laws, na kanya pong subukin ang Panginoong Hesus, sinabi po ng ating Panginoon, ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 37, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ay nasa Shema. Shema, ibig sabihin, laging binabanggit na bahagi ng aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, Versikulo 5, na sinasabi na ibigin ang Diyos higit sa lahat. Pero hindi tumigil ang ating Panginoon sa mahalaga na kautusan sa pag-ibig sa Diyos, na ito ang una, pangalawa at pangatlo sa sampung utos na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, at sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5. Sinasabi ng ating Panginoon sa Verso 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ibig sabihin dito, naugnay ang ating pag-ibig sa Diyos sa konkreto na pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat napakarami pong tao magsabi at napakadali para sa kanila, I love you Lord, mahal kita Panginoon, iniibig kita Panginoong Diyos. Pero nahihirapan na magmahal o umibig sa kapwa-tao. Kaya itong pag-ibig ng Diyos ay dapat nga mapahayag sa konkreto na pagmamahal sa ating kapwa-tao, sapagkat tayo naman ay imahin at larawan ng Diyos. Itong versikulo 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ay kinuha ng ating Panginoon sa ibang aklat, aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, Verso 18. Na kung ating titingnan, ito yung batayan ng dalawang tradisyon na sinasabi ng ating Panginoon. Una, ang tungkol sa kautusan ni Moises na tinatawag tradisyon ng Torah, at ang mga turo ng mga propita na tinatawag na tradisyon ng mga nabiim, na ito ay bahagi ng buhay ng mga Israelita na taong mga hinirang ng ating Panginoon. Pero ito ay ating kautusan din sa ating panahon ngayon. Sapagkat kuminsan, nakalimutan na natin na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay dapat na pahayag sa konkreto na pagmamahalan sa loob ng tahanan, sa loob ng mga opisina, pagawaan, at kung saan man tayo naroon. Sapagkat kung tunay na iniibig natin ang Diyos, ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Versikulo 19 hanggang 21, sinasabi niya, kung sinasabi mo na iniibig mo ang Diyos, pero napuot ka sa iyong kapwa, ikaw ay sinungaling. Paano mo maibig ang Diyos na hindi mo makikita kung mismo ang kapwa mong nakikita ay hindi mo iniibig? Ganito ang kautusan.
pag iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Dahil dito tayo po'y tinatawag ngayon na mamuhay sa pag-ibig na tunay, agape. Sapagkat sa salitang Koinokonagrigo, mayroong lima na salita. Una, yung philia, ordinaryo na pagmamahal. Yung eros na pagmamahal lang dahil nagnanais ng laman. Pangatlo, yung sinya, yung mutual understanding. Storge, yung tinuturing natin ating kapwa-tao at minamahal na bahagi ng pamilya. At agape, na banal at tunay na pag-ibig. At ito ang ginagamit ngayon sa ating ebanghelyo na tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na umibig ng tunay, una sa Panginoon at napahayag sa ating konkrito na pagmamahal sa ating kapwa-tao. Naway, isabuhay natin ang kultura ng pag-ibig, lalo na ngayong panahon na tayo ay nasanay sa mga gadgets, sa mga apps, sa mga moderno na mga computer, na mga cellphone at iba pa, at hindi na natin isabuhay ang pagmamahalan na tunay. Panahon na tayo'y walang iwanan, kasali ang lahat, kasama ang lahat sa agape, pag-ibig na tunay, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Atin pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umulad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umulad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umulad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umulad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umulad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kaluuban sa pamagitan ng mga utos. Ngayon aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na may sabuhay ang iyong mga utos. Ngayon namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Ng trigo upang
tumayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikaw pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapresyento na marapat ni kayo aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin, Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na cross siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang yelsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at malanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan niya patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanasi, kay San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Luis, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo.
Maipagdiwang nawa namin ang pagpuri si Karangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talislat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Jesús
Nazareno. Announcement para sa pansamantalang pagsasara ng pahalik ng Nazareno sa altar. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanang na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbigay buhay ay yung ihatid sa pagkabuhay sa kalunatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kay Nazareno sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at kuskusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Atin pong palaisipan, ang Diyos ay pag-ibig. Dapat isabuhay natin ang pag-ibig sa ating buhay, lalo tigit na sa ating mga tahanan, sa mga pagawaan, sa mga sakahan, sa mga opisina, sa iba't ibang mga institusyon at ibabang mga puo kung saan tayo naroon upang ating makikilala ang Diyos sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang itaas pagyama ang bagay-bagay na puspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagos ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinainangkan na nagsusumama sa iyo. Makamtan na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamahin na salan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa purihin Diyos. Purihin natin ang Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
kalahati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.